Go! Hi guys! Kukwentohan namin kayo ni Baby tungkol sa induced labor, yung panganganak ko. Una, bakit nga ba naging induced labor ako? Kasi week 40 na, due date ko na, hindi pa bukas yung cervix ko. Nag-antay pa kami ng ilang days bago ako ma-induce kasi sabi ng doktor namin, mas maganda, all natural. Kaya, hindi pa ako in-induce. Akala namin noon, nung mismong due date, pag hindi pa bukas yung cervix, i-induce na agad. Hindi pala, mag-aantay ka pa pala ng ilang days noon. Despite sa dami ng exercise at pagod namin, since week 37, nag-start na kami na magpababa kay baby, hindi talaga siya bumababa. Tapos, nung pumunta pa kami one time sa OB, sabi, nakaganon daw yung leeg ni baby. Nakaganon. Ganyan. Tapos, only to find out, hi baby, nikinig ka. Only to find out na, kaya pala siguro nakaganon kasi sobrang haba niyan pinanganak. Tapos, na ba yung mga exercise na ginawa ko na akala ko magpapabukas ng cervix? Squat. Tapos... Video. Papakita mo yung video, di ba? Oo. Papakita yung video. Nag-squat ako 50 umaga, 50 ng tanghali, 50 ng hapon. Tapos, nakaka tatlong set ata ako ng up and down sa bahay namin. 11th floor kami. Tapos, tatlong round yun, up and down. Tapos, halos, kasi nga, di ba, COVID, work from home. After work ni Mister, talagang halos 4 oras kami naglalakad kung sang-sang mall. Pero, hindi talaga pumukha yung cervix ko. Siguro kung sa Pilipinas, baka na CS ako. Kasi nga, hindi pumupuka yung cervix ko. Ano yung binili mo? Dates. Dates? Para saan yan? Pampahilab. Oh, pampahilab. Ano pa yung isa mong binili? Oh. Prosperity. Prosperity? Para saan din naman yan? Pampahilab. Pampahilab? Oo. Oh. Asa ka ba ngayon? Sa Bibo. Bibo? Oh. Isang tingin nga dyan? Iya ba? Yabang. Tapos, kwentuhan namin kayo. Hindi namin to sinasabi sa lahat, pero sasabihin ko ngayon sa video. Si baby namin, miracle baby to. Kasi nung nanganak ako, hindi siya humihinga. Ni-revive lang siya ng 5 minutes. Kaya hindi ako gumawa ng video agad about dito kasi medyo emotional ako nun. Siyempre, pagkalabas yung baby, hindi siya umihinga. Tapos, feeling ko kasalanan ko kasi nahirapan ako ilabas siya talaga. As in, yung huling ire ko nun, talagang nagpe-pray ako na sabi ko, Lord, alam ko para sa amin si baby. Ikaw na bahala. Buti na lang na-revive. Kinalamp siya. Tapos, ano pa, na-force pa ako kasi hirap talaga siyang ilabas kasi ang haba ni baby talaga. I-insert namin yung video. So, ano ba yung process nung na-induce ako? Bali, September 7 noon. September 7 yun, di ba? Yung halos every 5 minutes talagang naninigas yung chan ko. Wala akong nararamdaman na pain. Naninigas lang siya nung for 1 hour. Every 5 minutes, naninigas siya. Tapos, wala talagang pain. Naninigas na talaga yung chan ko. Kaya, di kami pumunta agad sa ospital. Yung pala, mataas lang talaga yung pain tolerance ko. Kasi, nung time na pumunta kami ng ospital, kasi napansin ko, medyo humihina na yung movement. Hindi na ganun ka-active sa chan si baby. Siguro kasi, lumaki na siya or overdue na kasi. Mag-almost 41 weeks, di ba? 41 weeks nung pinanganak to eh. So, sobra-sobra to sa Judy. Kaya siguro nung nilabas siya, nung humihinga na siya, talagang iba siyang tumitig. As in, nakagano'n. Parang nagagalit siguro, ba't ngayon nyo lang ako nilabas? So, kukwentuhan namin kayo kung ano yung nangyari nung
sa induced labor. Yun nga, September 7, sumasakit. Hindi pala sumasakit. Naninigas yung chan ko every 5 minutes for 1 hour. Nainip ka na? Pero hindi kami pumunta ng ospital. Pumunta pa kami ng ospital after 2 days pa nung nangyari na yun. Ay hindi, kinabukasan lang pala. September 8, di ba? Nang hapon. Pumunta na tayo ng ospital. Kasi sabi ko medyo humihina yung konti na yung movements ni baby. Hindi na siya ganun ka-active. Tapos, pagpunta namin ng ospital, chinek pa, hindi pa rin bumubuka yung cervix ko. Tapos, sabi nga, i-induce sa daw kasi nga, alarming yung hindi na masyadong active si baby dun. So, in-induce ako. Ang ginawa, merong parang triangle na, alam mo yung paputok na triangle? Di ko alam kung anong tawag dun eh. Ganun siya. Tapos, may mahaba siyang parang sinulid. As in, sobrang haba. Ano yung 5-star? Basta yung triangle, five baka 5-star nga yun, yung parang paputok. Pinasok siya sa ano, sa puwerta mismo. As in sa puwerta. Kasi sa Pilipinas daw, ina-inject lang yun sa ano, dextro, sinasama siya. Dito sa Singapore, iba. Talagang ipapasok siya sa puwerta mo na as in, yung ganon. Tapos, habang pinapasok, para siyang liha. Sobrang gaspang talaga niya. As in, ang sakit niya habang pinapasok. Tapos, di pinasok na ngayon yung pang-induce. Siguro mga ilang oras pa bago magbuka yung cervix ko. Tapos, may mga video kami nun. Isasama na lang din namin pagka-edit. Yan. Na-induce na yung asawa ko. So, ipinasok na yung parang capsule. Hindi siya capsule na yun. Ano ba siya? Parang dali. Parang dali ba yun? Oo. Haba nun? Yung pintali? Oo. Che! Meron yung lahat eh. Pang ano yun? Pang iihi ka? Ewan ko, basta dali. Oo, ayun pala yun. So, hindi namin alam yun. Yan. So, ano masasabi mo? Masakit. Sakit? Oo. Sige, sa lalagay lang. So, anong oras na? Time check natin ay 4. So, time check ay 4:03. Yun, sige. 2 hours i-monitor. Ha? 2 hours i-monitor. 2 hours i-monitor. Okay. So, okay. Bye. See you guys later. Di bumuka na yung cervix ko, di ba? Sabi nung nurse, do you feel any pain? Wala talaga ako nararamdaman. Sabi ko, naninigas lang talaga yung chan ko. Naiinip na siya. Naninigas lang talaga yung chan ko. Wala, as in, wala, zero pain. Walang, siguro nangangawit lang yung likod, ganun. Tapos, naninigas yung ganito, yung chan dito. Tapos, di bumuka na nga siya. Wala akong nararamdaman na pain. Hanggang sa, nilipat na kami sa room namin. Delivery ward ba yun? Hindi. Basta nilipat kami sa room kung saan ako, kinonfine na ako. Antayin daw namin na bumuka lalo yung cervix or ano yun? Mag-broken, ano yun? Bumuka yung tubig. Sumabog yung panubigan. Yun. Basta yun, yung ano, water broke. Mga before 6 PM yun. Yun. Tapos, Sabi ng asawa ko, bili muna ako pagkain. Siguro matagal pa yan. Kasi sabi sa amin, usually daw umaabot ng halos isang araw, ba? Diba? Depende. Yung iba, saglit lang. Yung iba, umaabot ng isang araw. Iba nga daw, dalawang araw pa bago umepekto yung in-induce. Yung ano, yung gamot na pangpahilab. Tapos, tapos sabi ni ano, sabi ni Mr. Bibilang daw siya ng ano, ng pagkain. Wala pa siguro mga 15 minutes nung lumabas siya. Biglang sumabog yung panubigan ko. As in, alam mo yung feeling na para kang may balloon sa loob mo. Tapos biglang pumutok. Tapos sobrang init niya. Ganun yung feeling. Tapos, di pumutok na yung panubigan ko, di ba? Di, i-check kung ilan na yung, ilang cc na ba yung, cm na ba yung ano, yung bumuka sa cervix mo. Eh, yung nurse na mag-check kung ilang cm na yung binuka.
sobrang late ng daliri niya. Wala akong nararamdaman talagang kahit anong pain. Usually daw kasi pag ganun, talagang masakit na nanimilipit na sila sa sakit. Ako wala. Kasi naninigas lang yung tiyan ko. Tapos, mainit lang yung feeling kasi hindi pa ako nakakapagpalit ng damit doon dahil nga inaantay, may inaantay pa silang kung ano-ano. Tapos, i-check kung ilan na yung CM na binuka ng cervix. Pag ganon, hindi niya maabot, hindi daw niya ma-check, eh ilang pasok-labas para i-check. Doon na nag-start na sumama yung pakiramdam ko kasi, alam mo yung parang may lihang ang pinasok sa kepaila mo. Tapos, tinataas-baba na ganon para ma-check. Yung para talagang, parang binabalatan yung pakiramdam mo sa loob. Dahil dun nga sa ano, pag-check ng CM kung ilan na yung binuka. Only to find out na 2cm pa lang daw. Ano nangyari? Nagbumili lang ako ng ano, ng Burger King. Untok yung paano bigan ko. Oo, anong oras na ba? 7 PM! Oo! Oh. Grabe, bumili lang ako ng Burger King. So, ano nararamdaman mo ngayon? Happy? Sumasakit na. Alin? Busog na? Ano sabi ng doktor? Wait daw, sabi ng nurse. Oo. Stop ko na video. Stop ko na video ha. Tapos, mga anong oras, siguro mag-8 na nun. 2 or 3 oras na mula nang pumutok yung panubigan ko. Nanginginig talaga ako sa sakit dahil nga doon sa epekto nung pag-check nung sa service kung ilan na yung bumuka na. Kaya, ang sabi, tinatanong ako, mag-epidural ka ba? Or, anong tawag? Ano ba yung ibang sinabi nila? Basta yung anong tawag doon? Yung iba pa, epidural, yung laughing gas, may isa pa eh. Tinatanong ako kung anong gagamitin doon para sa ano, painkiller. Hindi siya painkiller, di ba? Para wala ka maramdaman. Hindi ko naman, ano ba yan, mom's pain? Hindi ko maalala kung anong tawag doon. Tapos, dinala na kami sa delivery ward. Habang inaantay pang bumuka lalo yung cervix. Eh, hindi naman mayat-maya. Parang siguro naka-4 na check pa ulit sa akin kung bumuka na yung cervix. Kaya, eh, bawat check kasi, as in, sobrang sakit niya na alam mo yung may sugat ka na tapos magagalaw pa kasi nga i-check ulit. Ayun, doon na ako nakaramdam ng sakit. Hindi sumasakit yung ibang part ng katawan ko, yung likod, yung chan, yung... Ang masakit lang talaga sa akin yung loob, yung mismong pinapasukan para i-check yung cervix mo. Tapos, sa sobrang sakit niya, nanginginig na talaga yung buong katawan ko. Sabi ko sa asawa ko, Before pa ako manganak, sabi ko hindi siguro ako mag-epidural or kahit anong pangalis ng pain kasi nga mataas yung pain tolerance ko. Kasi imagine niyo, nagko-contraction na daw ako pala nung time na yun. Wala talaga ako nararamdaman na pain, sabi nga nung nurse, 'di ba? 'Di ba sabi mismo nung nurse, mataas yung pain tolerance ko. Yun nga lang dahil dun sa pasok-labas para i-check yung sa cervix dahil hindi naman daw niya maabot at hindi niya ma-check. Sobrang sumakit. Yun, na, nung time na yun, tapos nakailang check pa ulit, diba? Na nanginginig na yung buong katawan ko, hindi ko na ma-describe kung anong klaseng sakit ba yun. Sabi ko, sige mag-epidural na. Epidural na ako. Eh, yung epidural pala, 6cm, diba? 6cm bago ka mabigyan ng epidural. Yung akin... Four, 4 cm bago ka mabigyan ng epidural. Yung akin, 3 cm pa lang. Binigyan ako ng epidural kasi nga, sobrang nanginginig nung... 2 pa lang yata nang binigyan ka. But, nasa video din yun. Check na lang natin. Ay sus! Ganyan siya pag gusto niyang buhatin siya.
Hi! Hi, everyone! Ayun. Binigyan niya ako ng epidural na. Tapos, bago kami... may waiver na pinapirmahan bago ako bigyan ng epidural. Nandun yung mga side effect ng epidural. Yung mangangati ka daw, yung biglang bababa yung BP mo. Marami. Marami. Ilalagay ko na lang din sa picture yung mga ano, mga effect ng epidural. Di, binigyan ako ng epidural. Ito na. Yung asawa ko natakot. Kasi, pagkabigay ng epidural, sabi niya, umiikot daw yung mata ko. Yung anong, sabi mo, anong description mo? Tumitirik. Tumitirik daw yung mata ko. Tapos, tinatanong ako ng doktor, are you okay? Are you okay? Sabi ko pa, yes, I'm okay. Everything's okay. Tapos, tumitirik na daw pala yung mata ko nun. Tapos, ang daming tinulok kasi sobrang nag-drop pala yung BP ko. Nag-30, di ba, sabi mo? Nag-30? Yung BP ko. Tapos si baby naman, nagkaroon ng distress sa loob dahil din yung sa epidural. So, ang dami talaga nangyari nung araw na yun, promise. Tapos, din epidural na ako. Nagmanhid na yung feeling ng baba. Wala, as in, wala ng pain. Tapos, makakapagpahinga ako kahit paano. Ano ang pakaramdam? Ilagay na yung nagpa-epidural na tayo. Tapos? Kasi 1 to 2 cm pa lang. Parang hinahatin na yung buto ko sa likod. Tapos sobrang sakit kasi yung gamot. Parang liha na pinasok sa chips mo. Tapos chine-check lang, chine-check. Nag-IE sila kung bukas na yung ano, cervix. Kaso diba hindi may pass. Hindi na nagbukas. Nakailang check, tatlo. Parang nagsagat na yung loob. Tapos, nagpa-epidural na tayo. Tingnan mo yung binti ko. Maragana, swollen. Kasi nagpa-epidural. Ano yung nangyari? Ayan, hindi ko na siya magulang masyado. Oh, hindi siya naramdaman? Para manhid? Manhid na. Yung kanan, hindi ko na magalaw. Yung kaliwa, magagalaw. Wala. Tapos, wala ka naman nararamdaman ng kakaiba na masama, negative? Kanina, si baby, bumaba yung heart beat kasi nilagyan ako ng yun, yung para sa ili. Tinunek kasi nga wala na ako mararamdaman, hindi na ako matayo para umili. Tapos, biglang bumaba yung heart beat ni baby. Kaya, binawasan yung effect ng epidural. Tapos, hindi ko alam kung ano yung dextrose ata yun. Oxygen? Hindi, oxygen. Yun yung oxygen. Ah, hindi ko alam kung ano yun. Ano, tingnan mo. Ano ba nakalagay? Ano? Nakatatlong ganyan natin eh. Yun. Tapos, yun, nanginginig ako kasi. Effects yan ng epidural. Effect ng epidural tapos. Pero kanina nanginginig ka na rin, di ba? Tapos, kasi sa sakit. Tapos ito. Naka-monitor yung blood pressure every 5 minutes. Kasi bumaba yung blood pressure mo kanina. Tapos naging 65 over 40. Tapos may nilagay na gamot para bumalik yung heartbeat ng baby. Pang-tanggal ng contraction. Ito yung heartbeat. Ayan, normal na ulit. 75 kanina yan eh. Ribawasan daw yung contraction. So, ngayon, ano sabi sa'yo? Mag-i-rest na. Tapos hindi ako makatulog kasi para akong haw ng haw. Tsaka nang minig. Dahil sa epidural. Yan. Tapos hindi ko magalaw yung kanan. May sakit pa ba? May masakit pa sa'yo? Sa amiti yan? Wala na. Wala na? Walang magalaw yung binti ko sa kanan. Sige na. Oh, yun na. Tapos na ulit. Oh. Say bye-bye, guys. Hindi pa. Magdudugtong-dugtong yun lang natin. Bye, guys, for now. Bye muna. See you. Itchy everywhere. Sa bahay, itchy kasi may surot. Dito? Dito dahil sa epidural.
Pero okay lang, at least hindi na masakit. Kanina di ba nag-IE 4cm lang, dala-diretso lang ganun. Ito nina, dahil dun sa gamot na parang liha, super sakit. Hindi ko makayanan. Ilang centimeter ka ngayon? Time natin is 4:48. 4 centimeter. Pero nanginginig pa rin ako. Okay. Bye-bye. Okay. Yun pala, yung epidural, pag malapit ka ng manak, aalisin din nila. Kasi daw, kailangan mong makaramdam ng sakit para mas mabilis kang manganak. Makaire. Makaire. Yun, para mararamdaman mo yung ire. Tapos, mga 8 o'clock, chinek ulit ako kung pwede nang, kung buka-buka na, kung ilang cm na, kung magte-10 na ba. At, manganganak na nga ako noon. 9 cm na lang, di ba? Nung 8. Tapos, binabaan na yung effect ng epidural. Ayun, unti-unti ko na naman nararamdaman yung sakit, yung parang hinihiwa yung loob ng katawan mo. Ganun yung, hindi ko talaga siya ma-describe. So, sobrang sakit, hindi ko ma-describe. Pero ang alam ko lang, parang binabalatan yung buong, yung katawan mo na nag-uumpisa sa loob, sa internal organs mo. Tapos, ito na, manganak na. Manganak na si mama niya. Nung manganak na ako, akala ko dati, isa lang yung ano, yung posisyon sa panganganak, yung nakaganyan lang. Di ba? Yung ganyan lang, nakaganyan lang, hindi pala ganun. Depende pala sa posisyon ni baby yon. Kasi yung baby ko, nakaganon yung ulo niya. Kaya, hirap na hirap siya palabasin kasi nga, nakaganon yung ulo niya. Naghanap para ibang posisyon. Imbis na ganon lang, sinide akong ganon. Nakaside ako. Tapos, sa side, nakaganon ka. Mawala mo to baby ko. Tapos, sinide ulit na ganon. Nakaganon. Yeah. Hanggang sa, ang ginawa, nakahiga ako. Tapos, nakahiga, nahahawakan mo yung hita mo para nakaganon ka. Para daw tulungan si babying malabas. Kaso, naiinis na siya, tatayo na ako. Kaso, dahil nga nakaganon yung ulo ni baby, nalabas na yung ulo niya sa pag-iri ko, pumabalik. Hindi siya madiretso. Kaya, mula 11 ako nag-start, di ba? Manganak. 1:14. Siya lumabas. Lumabas. Dahil nga, tapos ito pa, nag-start kaming ng 11, dalawa lang yun nandun. Isang midwife, tsaka isang nurse. Silang dalawa lang. Tapos, dumating na yung doktor ko kasi nga, yung ganun na posisyon, hindi talaga malabas-labas si baby. Siguro dahil hindi rin pa ako marunong umire, the same time, nakaganon nga kasi talaga yung ulo niya. Nahalay. Nilipat ng ganon, sabi, ganyan daw, side, tapos taas ulit na ganon. Wala pa rin. Tapos sabi niya, kabilang side ulit, nakaganon, tapos nakaganyan. Hanggang sabi ng doktor ko, higa na lang daw, tapos itataas sa hawakan mo yung hita mo para nakaganon. Eh, syempre, manghihina ka talaga sa pag-iri mo. Mararamdaman mo yun, yung maniligas talaga yung dito mo. Tapos, mananakit yung sabi ko ngang feeling na parang hinihiwa yung loob mo. Yung mga laman loob mo, parang naghihiwa-hiwalay na, parang nag-shrink na yun. Basta yun, ang hirap explain, masakit talaga siya. So, yun, dumabas sa ulo ni baby. Tapos, hindi ko siya madiretso. Kasi nga, nakaganon yung ulo niya. Kaya ang nangyari, hirap na ako kasi syempre ilang oras ako nanganganak. Eh, ulo lang yung lumalabas na bumabalik pa. Tapos, ang tagal ko nang nanganak eh. Ang ginawa ng doktor ko, kumuha na siya ng forceps. Ipapakita ko rin yun. Maglalagay kami ng picture ko ano yung forceps. Kumuha siya ng forceps. Tapos, habang pinapasok niya yung forceps, alam mo yung feeling na
may malamig na, mainit na, nagva-vibrate-vibrate na metal na, ramdam mong binubuka na ganun yung mismong caps mo. Basta masakit lalo, kasi lalo yung pagpasok na ganun ng forceps. Nararamdaman mo yung panginginig. Nanginginig talaga siya. Sabi naman ng doktor ko, yung forceps daw, tumulong lang daw yun mailabas si baby. Pero lahat daw ng pag-ire, yung mismong paglabas, guide lang daw, ginaid lang yung forceps. Ako pa rin daw yung naglabas talaga kay baby. Kumbaga, tumulong lang yung forceps na ma-release na siya ng diretso. Kaya nung paglabas niya, may guhit siya dito sa noo. Dahil dun sa ano, buong halos kalahati ng ulo niya, may guhit na kulay red dahil sa forceps. Tapos, nalabas na si baby, diba? Sabi nila, nalabas na. Nag-aantay talaga ako. Sabi ko, ba't walang umiiyak? Wala talagang umiiyak. As in, sobrang tahimik. Tapos, pag dilat ng mata ko, kasi sa sobrang sakit, diba sabi ko sa inyo, tatlo lang sila nung nanganganak ako nung una. Pag dilat ng mata ko, sobrang dami na ng tao dun. Kasi, nire-revive nila si baby dun sa kabilang side nung delivery ward. May oxygen, may nag-ganong-ganon sa kanya. Tapos, nandun siya sa loob ng oxygen, tapos may pumapalo daw sa kanya, sabi ng asawa ko. Nakita ko lang kasi yung ginaganong-ganon siya, pero yung iba, hindi kasi syempre nakahiga pa ako noon. Nag-aantay talaga ako, sabi, walang umiiyak, wala talaga umiiyak. Di naiyak na ako kasi feeling ko kasalanan ko kung ba't hindi siya nakahinga kasi syempre nahirapan ilabas, tapos, basta, andun yung, kung ano-ano pumapasok sa isip mo, syempre emotional ka, tapos lahat ng sakit na nararamdaman mo, tapos, akala mo mawawala lahat ng sakit pag rinig mo ng iyak ni baby. Yung pala, hindi siya iiyak agad kasi nga, nirevive lang siya. Di, may iyak na ako. Kasi, syempre hindi ko alam kung anong nangyari. Ba't hindi umiiyak yung baby ko? Anong nangyari? Masama bang nangyari? Or what? Yun. Kaya wala kaming unang akap na yung pagkapanganak mo, ay! Asa na yung ready natin? Lulungad ata siya. So, yun. Narinig niyo ba yun? Nag-burp siya? Yun. Wala talagang kahit anong... O, sige. Baba muna. Yay! Ah, baba muna ikaw. Ayan na. Yun. Walang iyak. Habang umiiyak ako, biglang nakarinig na kami ng ano. Sabi nga ng asawa ko, after ko umiyak. Umiyak na rin si baby. Siguro, narinig yung iyak ko. Ayaw na umiyak ako kaya umiyak na rin siya. Mahinang iyak lang na, wah, parang ganun. Yung parang pagod na inaantok na hindi mo maintindihan. Wah, ganun lang. Tapos, siguro tatlong ganun na, wah, puro ganun. Yay, alam mo, naalala mo? Sabi lang niya, wah, mahinang-mahina. Tapos sa umiyak na siya ng diretso pero sobrang hina. Tapos sabi sa amin, dadalhin siya sa ICU. Kasi, check muna kung ano yung, kung okay na lahat. Tapos after 4 hours lang yan, di ba? Nakita na namin siya. Kasi okay na daw lahat. Pero under observation pa rin. Tapos, before ako manganak pala, isa pa yung sabihin ko, meron kasing dito yung ano, yung magdo-donate ka ng cord blood. Tapos, doon nakita. Siguro, hindi namin sure kung lahat ba chine-check yung blood doon sa cord. Pero, dahil kasi doon sa pag-donate namin, nakita na may blood gas doon sa cord niya. Kaya, dinala siya agad sa ICU. Minotor yung respiratory system niya. Tapos, si baby kasi dahil yung overdue na, may conium na siya. Kumbaga, nakapag-poops na siya sa loob ng chan, nakakain siya ng konting poops niya na kasi nga overdue na siya. Kaya nga, sabi ni Miss, siyempre first time namin magka-baby. Tapos, sa atin daw kasi, pag manganak ka na, may ultrasound ulit. Tapos, i-check yung biophysical chorba ni baby. Basta lahat, i-check kung kaya ba siyang i-normal, kung gano'ng siya kalaki, kung dapat ba i-CS na. Eh, dito kasi, walang ganon. Tinanong namin kung ganun, kung may ganon ba dito sa Singapore. Eh dito sabi nila, pag na-induce ka na, pag bumuka na yung cervix mo, doon pa lang nila malalaman kung
CS ka ba or normal, kasi doon pa lang nila i-check. 'Di ba, papa? Yun yung sabi. Yung pala kasi, 'di ba, sabi ko nga pumutok yung panubigan ko. Medyo pumutok yung panubigan ni mama noon. Tapos syempre nabawasan yung tubig. Tapos nakikita mo yung lumit yung chan mo dahil nabawasan yung tubig. Tapos sinukat, sabi pa sa amin noon nung kinabukasan na yung sabi mga anak na ako. The baby is quite big. Kasi dito, hanggang dito, umabot si baby. Eh, kaya pala sabi sa amin, hindi bumababa si baby. Yung pala hanggang dun sa pinakatuktok ng chan ko, may baby. May baby. So, yun. Dahil pala malaki si baby. Kaya nga sabi ni Mr. next time pag nag-baby ulit or pag may kilala kami na malabi nang mag-overdue, pa-indus na agad kasi maraming complication. Pag nag-overdue. No, maraming naging complication. Pag nag-overdue. Tapos baka mamikon yung pa. Mm-mm. Ano pa bang na-miss ko? May na-miss pa ba ako? Parang nasabi nasabi ko na ata lahat eh. Pinag-stay pa tayo sa ospital. Ayun, nag-stay kami ng 2 days sa ospital pa para i-monitor si baby. Kasi jaundice din siya. Jaundice din to. Kaya after pa namin makauwi sa bahay, naiinis na siya. Every 2 days, umabalik kami ng clinic kasi nga nagka-jaundice pa siya. Yun lang naaalala ko. Meron pa ba akong nakalimutan? So far, yun lang naman. Siguro sasabihin lang namin eh wag yun ang patagalin. Yung iba nga sa atin 38 weeks pa lang mga anak na eh. 37 weeks pa lang iniindus na ng OB. No. Wag niyo nang patagalin. Siguro 37 weeks magpa-indus na rin kayo. Or ewan ko, depende siguro. Kami kasi takot na kami ngayon magpa-overdue. Ayun, nakakatakot magpa-overdue. At isa lang din masasabi ko, hindi totoo siguro, sa experience ko ah, hindi totoo na yung nagpapababa ng baby ng mga exercise. Sus, may, grabe yung pagod namin ng asawa ko noon, halos every weekend, 8 hanggang 10 oras kami palakad-lakad. Tapos ako, squat ako, 50 umaga, tanghali, gabi. Tapos ilang rounds ng akit baba sa bahay, 11th floor. Imagine na guys, 11th floor kami. Akyat baba, 3 set sa bahay namin yun. Eh, ang bigat-bigat na ng chan ko nun. Kasi nga, dapat kabuwanan ko na. Wala, hindi talaga bumaba si baby. No. Kaya yun. Ayun lang. Next video namin is about sa breastfeeding. Tsaka kung magkano bang manganak at magbuntis sa Singapore. Bye guys! Say bye-bye! Bye guys. Bye. Bye-bye. Please like and subscribe. Comment down below ng experience nyo sa panganganak nyo. Bye-bye. Sa NUH pala ako nanganak. Bye-bye. The si baby. Opening eyes siya. Oo. Hola to grandma and grandpa in the Philippines. And grandma and grandpa in Clemente. Oh, opening eyes yung baby na yan. Oh. Habang ang baby niyan. Pagdanto pa na. Maraming ka mga makakakayo. Uy! Ubumbo! Ha? Nahirapan ka? Ayan yung guhit mo. Ha? Ayan yung buhit mo. Mawawala daw yan after 2 days. Kasi inyelp ka ni Dr. Harvard. Oh, sus. Ba't kumain ka ng ano?
Oh, sumulalaro ka na niyan, laway mo? Eh, paano? Ang sarap, nandito masarap yung lasa nung aa. Ha? Naglalaro ka na ng laway mo? Oh, ano ba yan? Napagod. Napagod yung baby niya man na yan. Oh. 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 Nag-skin to skin ka na? Hindi pa po. Oh. Healthy naman si baby, di ba? Oh, healthy baby namin na yan. Papamasahin natin kay Lolo, yun na mo. Oo. Ha? Para maging bilog. Kanino? 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 Kay Lolo niya. Oh. Eh, di ba magaling magmasahin sa pa? Oo. Oh. Ano magmasahin sa pa? Oo, oh, nagmamasa nga tinapa yun. Oo. Oh, yan, sa kabilang side. Totoo ka pa? Oh. Uy. Huh? Maybe. Sino ka? Mukha mo? Mama! Ba't ka siyang tumingin? Singkit ka? Eh, singkit nga yan eh. Ha? Ganda ng lips, oh. Wala ka pang pilik mata. Pero haba niya buong hair niya. Mana ka kay Papa. Mana. Ganun agad. Grabe. Tangos ang ilong niya. Nahirapan ka? Bininjection na siya. Nahirapan ikaw? Nahirapan ikaw? Next time, alam na ni Mama. Ha? Rosy Chicksu. Siyempre. Rosy Chicksu. Rosy Chicks yung baby niya yan. Baby girl eh. Papa. Mama nga eh. Maputi nga siya eh. Hindi masyado maputi si baby. Hindi? Okay. Hindi masyado maputi si baby. Maputi? Nahirapan lang siya nung nilabas mo. Tito mo ba dun to? Bitin naman yung bacan to. Ay, baho ni Mama. Oh, ano to? Cellphone? Oo. Kanain mo yan? Cellphone pala gusto ng baby? Tinapat yun ng camera. Oh, ano to? Toy? Oh, may toy yung baby ko. Toy yan. Gutom mo ulit ba yung baby na yan? Ha? Gugutom ba ulit yung baby na yan? Ang ganda-ganda naman ang baby namin. Love na love yan ng papa tsaka mama. Oo. Alam mo ba naglakad kami malayo? Malayong malayo. Oo. Super layo ng lakad namin yung mama. Oo. Kasi sabi, lalabas ka daw agad kapag naglakad kami malayo. Naniwala kami ni mama. Siyempre, gustong-gusto na namin makita angel namin na yan. Mahal namin yung baby na yan. Oo. Super love namin yung baby na yan. Ay, namutot pa ay. Nautot pa yung anak ko ay. Nautot pa. Oh. Ano ba yan? Video? Nibibidyo yung anak na yan? Oo. Yung baby na yan? Yung baby ganda na yan? Sina? Hindi na kita i-video kasi baka mabitiwan kita. Hindi pa expert si Papa. Okay? Okay? Hindi ba rinig? Thank you.
baby, ha? Ha? Ano mga oras na tapos pa, daddy mo? 4:15. 4:15? 15?